Hi guys, ito po yung sinasabi ko dati. Excuse me po, hindi po yan pagsubok. Karma po. Dahil nga sa pahayag ni Secretary Boying Remulla na pagsubok lamang daw ito. Talaga? Anong idea ang binibigay niyo sa mga kababayan natin na pwedeng gumawa ng katarantaduhan? Pwedeng piliin gumawa, 'di ba, ng mga krimen? At sa bandang huli, iisipin pagsubok lang. Hindi po pagsubok yan. Okay? Matatawag ba nating karma ang ganito? Abay, posible. Katulad ng sinabi ng isang vlogger na, di ba, maraming nanawagan na resign Boying Remulla. Bakit daw kailangan iparesignin? Eh, yung anak naman daw niya ay nahuli. Okay? Ang totoo niyan, posibleng matagal na. Matagal na rin nilang alam. Okay? Hindi lang nahuhuli. So talagang una pa lang, wala na sana siyang karapatan na maghangad ng ganitong posisyon. Bago pa man tayo manawagan ng resign, kasi nga natiklo na, nahuli na. Ulitin ko, sa una pa lang, sana yung mga ganito ay hindi na naghahangad ng mataas na posisyon sa ating gobyerno dahil alam naman nila yung kanilang background, yung family background ng mga yan. Alam nila ang kanilang baho. So sana, kung alam mong may baho ka at siguradong may expose pag ikaw ay na public figure na at nasa gobyerno na, sana, huwag nyo nang hilingin, huwag nyo nang gustuhin na pasukin. Okay, pumasok sa politika or anumang pwesto sa gobyerno. Sana, nakukuha nyo yung sense netong idea na to, netong sinasabi netong si Remulla na pagsubok lang daw, abay talaga lang. Ang tindi. Tapos yung mga biktima halimbawa ng bagyo, ano yun? Kinarma? Sila yung kinarma? Okay? Baliktad na? Ang tindi ah.